chilling in all day. Escape for a while, it's all in good to say. You need to be in a saga, say, but I'm a body, me with a duck, and I'm a sort of devil. Life goes on, living on my way. Everything's gonna be okay, don't ask me why. Bam, 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 bam. Ayan, kung saan makikita nyo, no? Namumula, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Ang kate. Grabe yung kate. So, nirecommend sa akin to ng doktor. Kulin, eh. Ayan. Nilalagay pa sa repto bago, ano, pag hindi mo ginagamit. Grabe, napakate. Pupunta ako ngayon sa, ano, sa doktor, no? Kate, grabe. Ay, oo nga, no. Pag sinanglaki. Yeah! Buti na siya, lukong gago. Kamahal-mahal nung kiss, gago, roksengin yan. Wala, dun, ano sa isa. Ah, yun, 14! Anong kulay, Mac? Gold yan, pare, gold. Gold. Wala na purple. Cellphone niya daw natin, parang family computer lang daw sa... Ay, ang kapal na mukha nito, no? Uy, gold daw, pinating kami brick na kung anong kulay. Oh. Butas-butas na puti. Kupas na. Pwede naman yung brief niya. Magiging tao na yan. Naipot. Hiningan ko na ng Genjin yan. Bayad na ng tax yan. Oh. Umisi na mamaya. Oo nga, may pasanlaan eh. Oo. Oh. No. Pang isang buwan na isanlaan yan. Mahal-mahal yung case nito. Hey yo, good day. Kumbawa, otkarasama des sa mga nasa bahay na ano. Pasok po tayo, Yaking. Grabe ang kate nung leeg ko. Well, mamaya kakwento ko na lang kung anong nangyari dun sa ano, clinic na. Hanap kita! Yata yung sabi ko, nagpaparasa sila. Ano daw ang problema? Ay, okay yung battery. Hindi talaga nag-start. Start plug yun. Get ng kotse mo, pre, ha? Alright! Pimp my ride, bro. This is my new ride. Hindi ka kita eh. Ay, ganun. Ayan o. Ito nga pala ang bagong rides galing Canada. I bought it last day. Uh-huh. Yeah. Actually, pina-customize ko siya eh. Oo. Nakikita niyo po yan, kumikin ang kinang. Ay, oo nga, no. Nagsa-shining shimmer. Pinagawa pa po sa Australia yan. Nag-i-start, hindi na nag-i-start yung kotse niya kagahapon. Pagka-start ng ano, kumakanak eh. Oo. Hindi na lang kumakanak yung nagsasapagawaan. Hindi na talaga sumindi. Hindi na kung ano. Nani? Asin eh. Ah, yan pa so? Arigato, dare ga? Iyan na yan, tsuda na yan. Arigato. Kiyaki daro. Arigato, daimasu. Wait, nung kasama natin, ready na yung panungkit natin yun. Aga na naman natin ngayon. Pre, paminsan-minsan lang, di ba? Di ba guys? Kailangan paminsan-minsan, binibigyan tayo ng mga... Biyaya na ganito. Yung mga ganito man lang. Kasi, alam mo yung Roro ngayon? Ano? 150 lang yung gagawin nila. Oh, di ba? Mas masarap sa kanila. Pero okay na yun. At patas lahat, di ba? Lahat masaya. Be happy. Uy! Ang dami natutuwa sa'yo. Sa'yo mo daw kasama. Ay, ganun? Ay! Ay, si Papa RJ, RJ, ano? What's up, mga ka-ninja? Welcome to my guys. Ano to, yung asawa niya, kababata nila, Kuya Brian. Kaya, kumbaga, kung mga kumpare, kaya mga madidikit din na mga, yan, mga kaya, friendship. Mga, alam mo yun, yung pag-ano? Yung na yun. Diba? Masaya lahat pag maaga. Oh. Walang stress. Pag hindi maaga, lungkot. Malungkot. Hindi ako nagba-vlog pag ganun. Oo, konti lang, sakto lang. Kaya mga band ng alas 2 sa madaling araw, eh, hindi na nakangiti kami. Wala. Paano mo ba? Hindi na mapinta. Tapos na tayo. Hindi na tayo lalabas sa meeting dahil nandito na yung barko. Dalawang barko po tayo ang gagawin natin ngayon. Yung barko.
Tapos yung pangalawa, padikit pa lang. Wow, tabi, hobo siya na eh. Eh, lipat na kami sa kabilang barko. Ano sabi? Chill na chill oh. Masama na pakiramdam. Pero chill lang tayo. Tulog mo lang yan, makawala yan. Panood kasi lamig, init, lamig, init, init na lang. Init na lang pre, no? Labas mo mamaya pag uwi mo. Banyo. Kain muna tayo. Nagutom na ako. Onigiri lang tayo ngayon, no? Namumula pa kaya? Grabe ang kate kaninang umaga. Parang ano lang eh. Lalo na dun sa kakalipad ko lang kasi dun. Hindi yung dati kong pinupuntahan. Kaya problema sa kanya. Parang ano eh. Kasi dito kadalasan yung mga ospital, hindi ka tinitignan na maayos. Kumbaga, ah okay, may sakit ka, ito na gamot mo. Sige, salamat. Parang ganun lang. Kumbaga, pumunta ka pa, di ba? Yung ibang mga tao, nag-iayasumi pa para makapunta lang sa ospital pero hindi nila tinitignan na maayos. Maraming ganun na mga kliniko ano, na bio-in. Madaming ganun na nakakabuisit. Lalo na yung kanina. Punta ako nung sakto yun nung isang araw na ano, na bumili ako ng pangmukha. Bumili ako ng gamot. Dahil parang nakabaon yung pimple, hindi siya maano. Ipahid ko daw. Pero the first day, okay lang naman. Pero second day, namumula nga, nangangati na kagabi. Kagabi, nangangati na nga eh. Pero kanina umaga, mas mapula siya. Nangangati. Bunta ako. Sabi ko, yung binigay niyo na ointment, nangangati ako. Baka namang ano. Baka matignan niyo na ako agad. Pero hindi. Pinaghintay pa ako halos isang oras. Nakakabuisit. Pero dun sa dati kong clinic, kumbaga, parang ano sila eh. Moshiwakenai. Kumbaga, nag-apologize sila dahil hindi compatible yung ointment na binigay sa akin. Kumbaga humingi pa sila ng tawad sa akin. Tapos nilibre na lang nila yung ano. At tapos binalik nila yung pera nung binayad ko dati. Pero dito hindi ganun yung ginawa sa akin. Kaya ako sabi ko, may babayaran ba ako ngayon? Sabi ko, panibagong bayad ulit at babayaran mo ulit yung gamot na binigay na bibigay namin ngayon. Sabi ko, ba't ganun? Sa dati ko ano, nilibre lang nila dahil nagkamali nga sila o ganun-ganun lang yung sinabi sa akin. Pero kayo hindi, bakit ganyan? Parang mali ko pa na hindi ko sinabi sa inyo na maayos kung bakit ganun yung nangyari sa akin. Eh, inintroduce ako nung kakalipat ko lang, nasa malaking hospital kasi ako dati. Inintroduce nila ako dun sa bago ko ngayon na merong letters na binigay dun sa clinic na yun, dun sa dermatology na yun na ano, na mahina nga yung skin ko, ano, ganyan. Hindi basa-basa yung ibigay, ano. Pero wala. Ganun yung ano nila. Tulog na tulog. Ang sarap ng tulog ni RJ. Tugs. Dapat good vibes lang, no? Uwi na tayo. Mas maaga tayo ngayon kaysa kagahapon, no? Ay, nako. Grabe yung kate, oh. Yan yung kate. Ay, nako. Na-stress ako ang kate. Grabe. Anyway. Sa bahay na tayo, no? Time check, 12:15. Ay, nako. Ang kate. Alam nyo ba, pwede ko naman sila ireklamo na, ano? Dahil mistake ng, ano? Lalo't sa Japan, maingay yung mga ganong mistake sa mga medicine, no? Ano, no?
So, hindi ko na lang ginawa dahil mendoksay, nakakatamad o ano yun. Nagbigay naman sila, parang nakakaano lang dun, no? Parang wala kasi lang gana mag-ano, mag-check up ng pasyente palagi. Napansin ko lang nung ano, nung pangatlong beses ko na pumunta dito, pumunta ako dyan sa pangatlong beses na. Yung sa dati ko kasi malayo na, so hindi na ako nakapunta, kaya nagpasulat ako ng message dito sa malaking ospital ko dati. Which is, pwede na rin ako kumuha dyan ng pang-allergic ko na gamot. So, malapit na lang. Walking distance lang eh. Wala pang 20 hakbang galing dito sa bahay ko. Pero no, yun yung mga problema sa mga clinic sa Japan. Example, sa mga ano, sa dito sa Japan, magpapadental ka, ilang beses ka papapuntahin. Dahil dun sila kumikita sa insurance mo, pag paulit-ulit kang bumabalik, dun sila nagkakaano, no, income. So, sa mga dental din, sa mga taga-Japan din, isasuggest ko sa inyo, may mga dentista na isang tingin lang o dalawang puntahan lang titignan nila, tapos next time bubunutin na nila, o kaya bubunutin na nila ngayon, tapos next time aayusin na nila. Meron lang ganun, no? Isa o dalawang beses lang tatapusin na nila agad. So, ang pinagkaiba lang nun, medyo... Kunyari 1,500 yen yung babayaran mo, magiging 3,000 yen lang o 4,000 yen dahil isang gawaan lang yung gagawin nila. Pero wala nang hassle na paulit-ulit ka papapuntahin, no? So, like cavity, so ano, madali na lang tatanggalin, no? Ano. Dito, meron dito sa malapit ko, ganun yung ginagawa din sa akin. Ganun yung ano nila dito, kalakaran nila. So paulit-ulit ka nila talagang papapuntahin o ano, basta makapunta ka lang doon o ano. They don't check properly. Yun yung problema. Pero hindi naman lahat. Halos lahat, no? Kaya bibihira yung mga doktor dito na nagtatanong talaga ng maayos ano yung ano mo, kalagayan mo, ano, titignan ka ng maayos. So yun lang yung nakakaano, no? Hindi ko lang bakit sila nagiging doktor, no? So mga ganun tao, hindi ko alam kung bakit ano. Alam ko naman pagod sa nakakapagod, ang dami na tinitingnan, no? Ano, 'di ba? Ano yung ginol nila para sa buhay nila? Dahil isipin niyo, 'di ba? Mga bata, masasabi pa nila, ang pangarap ko gusto kong maging doktor dahil gusto kong makatulong sa mga ano, ganyan-ganyan. Ang ganda pakinggan. Pero pag ano, di ba, ganyan yung ginagawa. My goodness. Well, ayun lang. Pero, grabe, ang kate. Pero buti na lang, no, hindi talaga siya lumala. Pero ekis talaga yung ganyan. Dahil malay mo, lalot sa akin, may mga allergic ako, pero ako ma-anaphylaxy, ano ba yun? Basta, pwede ako magka-ganun, no? Magka-skin disease ako na, ano, hindi ako makahinga, ano. Paano mangyayari sa akin? Mag-isa lang ako dito sa bahay. Diba? Kaya nakakabuisit. Lalot buhay na natin yung nakasalalay sa ganung bagay. Talagang nagalit ako kanina dun sa doktora at sa receptionist din. Ang rude nila, no? They so rude, you know? My goodness! Napapahinga na tayo. Well, shoutout kay, ano? Kay na Monica na Mikey's Kitchen and kay Kien. Shoutout sa inyo. So, hanggang dito na lang po tayo, no? Chill lang. So, ang kate na rin. So, matutulog na ako. Yeah, peace out!